Sumugon si Chloe San Jose, isang content creator, sa mga netizens na nag-akusa sa kanya na nilulustay niya ang pera mula sa kanyang boyfriend na si Carlos Yulo, isang two-time Olympic gold medalist. Sa isa sa kanyang mga post, may mga netizen na nagbigay sa kanya ng paalala na huwag gumastos ng pera ni Carlos, na iniulat na nakatanggap ng higit sa 100 million pesos matapos manalo ng 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Isang netizen ang nagsabi, "Paalala, huwag mo ubusin pera ni Carlos, maawa ka Chloe." Subalit, sinagot ito ni Chloe sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi niya kailangang gumastos mula sa pera ni Carlos dahil mayroon siyang sariling kita. "Why would I feel the need to do that? I have my own," pahayag niya. Matatandaan na inakusahan din si Chloe ng pamilya ni Carlos na siya ay nagiging masamang impluwensya sa atleta. Ang mga ganitong alegasyon ay nagbigay diin sa mga isyu na kinahaharap ng kanilang relasyon na umabot sa mata ng publiko. Sa kabila ng mga negatibong komentaryo, ipinakita ni Chloe ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga pinagdaraanan. Sa kanyang mga pahayag, nagbigay siya ng liwanag na siya ay nagtatrabaho at hindi umaasa sa kita ng kanyang boyfriend. Ang mga ganitong isyu sa relasyon ng mga sikat na tao ay hindi bago, ngunit ang pagkakaroon ng ganitong mga pagdinig mula sa mga netizen ay nagiging bahagi ng kanilang buhay. Madalas na nagiging paksa ng opinyon at paghatol ang kanilang mga personal na buhay, at ang mga komento ng netizens ay nagdadala ng dagdag na pressure sa kanilang mga relasyon. Sa mga pagkakataong ganito, mahalaga ang suporta at tiwala sa isa't isa. Ang mga akusasyon at hindi pagkakaunawaan ay maaaring magdulot ng hidwaan, kaya't ang open communication sa pagitan ni na Chloe at Carlos ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang relasyon. Sa huli, ang pagsasabi ni Chloe na siya ay may sariling kita ay nagpapakita ng kanyang independence at katatagan. Ipinapakita nito na siya ay hindi nakadepende sa iba, kundi kayang-kaya niyang itaguyod ang kanyang sarili. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga paratang mula sa ibang tao ay nagiging hamon na nagtutulak sa kanya na ipakita ang kanyang kakayahan. Ang kanilang kwento ay isang paalala na sa mundo ng social media, ang mga opinyon ng tao ay maaaring maka-impluwensya sa pananaw ng iba. Ngunit sa kabila ng mga ito, mahalagang ipakita ang tunay na pagkatao at panindigan ng sariling halaga. Ang pagsusumikap ni Chloe na ipagtanggol ang kanyang sarili ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba na huwag mawala ng tiwala sa kanilang sarili sa harap ng mga batikos. Sa kabila ng lahat ng ito, umaasa ang mga tagahanga at taga-suporta na magkakaroon sila ng pagkakataon na maipakita ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok. Ang mga relasyon, lalo na sa ilalim ng matinding scrutiny, ay nangangailangan ng higit na pangunawa at suporta. Ang mga ganitong usapin ay isang paalala rin sa lahat na hindi lahat ng sinasabi ng iba ay totoo. Ang pagkilala sa mga katotohanan sa likod ng mga akusasyon at pagbibigay ng puwang para sa open dialogue ay maaaring makatulong upang mapanatili ang pagkakaunawaan sa bawat isa. Sa huli, ang mga pahayag ni Chloe ay hindi lamang tungkol sa kanyang sarili kundi pati na rin sa lahat ng mga taong nakakaranas ng mga katulad na sitwasyon. Sa pagtagumpay laban sa mga negatibong komento, ipinapakita niya na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba kundi sa sariling kakayahan at determinasyon na ipaglaban ang sarili at ang mga mahal sa buhay.